Pag-usapan natin ngayon mga kadribol ang kalagayan ngayon ni Talen Horton Tucker at Anthony Davis sa Lakers. Pero bago po yan mga kadribol, kung bago pa lang kayo sa aking channel, mangyaring gawin niyo muna ito bilang pagsuporta. Salamat po! Subscribe to my channel! Kumusta kayo mga kadribol? Welcome back sa Kadribol Basketball! Sa video nga natin ngayon mga kadribol ay kumustahin natin ang dalawang player na ito ng Lakers na sina Talen Horton Tucker at Anthony Davis. Unahin natin si THT mga kadribol. Alam nyo ba mga kadribol na ito pa lang si THT ay may iniinda pa ring pananakit ng kanyang paa at inilalaro lang niya ito dahil gusto niyang makatulong sa kanilang koponan. 10 days ago, napabalita na nagtamo itong si THT ng left ankle sprain at mula nang matamo niya ang injury na iyon, sa loob ng 5 games nila, 3 games lang ang nalaruan niya. At pagkatapos nga ng panalo nila sa Washington Wizards, kung saan siya ay umiskor ng 15 points, ibinunyag na ni THT na sumasakit pa rin ang kanyang injury at tinitiis lang niya ang sakit upang makatulong sa kanilang koponan. At hindi biro ang ginagawa na ito ni THT mga kadribol dahil ang sprained ankle injury niya ay nasa ikalawang grado o grade 2 ankle injury. Na ang ibig sabihin, ang tagal dapat ng pagpapagaling nito ay aabot ng 3 hanggang 4 na linggo. Subalit hindi niya pinansin ang dapat tamang panahon ng pagpapagaling. Kundi mas pinili niya na ilaro ito dahil alam niya na kailangan siya ng Lakers ngayon at ang lahat ng posibleng makatulong sa kanilang koponan upang makalaban pa sila ngayong season. Nakakabilib talaga mga kadribol ang dedikasyong ipinakikita ni THT sa paglalaro ng basketball at sa maturity niya sa laro kahit siya ay 21 years old pa lamang. Ayaw niya na basta na lang sumuko at mawala na ng pag-asa ngayong season, kundi ilalaban niya talaga ito kahit na ba may sakit pa siyang nararamdaman. At tunay naman na isa sa kaabang-abang na player itong si THT kung ano pang mga development ang makikita natin sa kanya sa hinaharap. Ano ang masasabi ninyo sa ibinunyag na ito ni THT mga kadribol? Mangyaring mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Sunod naman natin kumustahin na itong si Anthony Davis mga kadribol kung ano na ba ang lagay ng kanyang injury. Ayon sa naiulat mga kadribol, nalalapit na raw si Davis na makabalik sa paglalaro at magandang balita ito para sa Lakers at sa mga fans. Halos mag-iisang buwan na nga na hindi nakapaglaro itong si Davis dahil sa kanyang natamong mid-foot sprain at ngayon muli siyang susuriin ngayong linggo at nakikitaan na siya ng magandang progreso sa kanyang pagpapagaling. Sasailalim muli siya sa MRI mga kadribol at kapag nakitaan na sa resulta na okay na siya, maaari na siyang makabalik at hindi na magtatagal ito. At ang pag-asa ng Lakers at mga fans na sa pagbabalik ni Davis ay makapagbibigay ito ng magandang resulta sa kanilang pakikipaglaban ngayong season hanggang sa playoffs. 8 games na nga ang hindi napaglaruan ni Davis mula nang siya ay ma-out dahil sa kanyang injury. At mula noon ang Lakers ay nagkaroon lamang ng 2 panalo at 6 na talo. At may 3 games pa siyang mamimiss bago siya susuriing muli. At ito ay nangangahulugan na nasa 13 games pa ang aabutan niya bago matapos ang regular season. Ito kung hindi na madadagdagan pa ang mga araw ng kanyang pagpapagaling, depende sa ilalabas ng muling pagsuri sa kanyang injury. At hindi naman kailangan magmadali ng Lakers sa kanyang pagbabalik dahil mataas pa rin naman ang tsansa at laban nila sa playoffs kapag kapwa nakakapaglaro na itong sina LeBron James at Anthony Davis. Pero ang dumating na balitang ito ay maganda para sa Lakers at sana nga magtuloy-tuloy na ang pagbuti ng kalagayan ni Davis upang makabalik na siya sa paglalaro. Ano ang masasabi ninyo sa balitang ito kay Anthony Davis mga kadribol? Mangyaring mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Sa ngayon ay hanggang dito muna tayo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe muna bilang pagsuporta at palike na rin ang video natin ngayon. And as always mga kadribol, kita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po. Subscribe.